Bakit nagtatago si attorney? Para sa iyo to, attorney, no? Kayo nag-umpisa ng lahat. Bakit nagkakaroon ng mga isyong ganito? Kayo ang pinagsimulan ng lahat. Tapos ngayon, maririnig natin, magtatago ka. Ayan na, pumunta na sa barangay si Kuya Bal. Tapos, hindi ka sisipot. Sana naman bukas na schedule nyo, sana sumipot ka. Patunayan mo na ikaw ay malinis. Patunayan mo yun na si Kuya Bal ay may mga pagkakamali sa kanyang mga sinasabi. Kasi kung magtatago ka, ibig sabihin lang nun, ikaw ay may problema. Tapos, ang galing yung manira. Ang galing nyo nga mambuli, di ba? Ang galing nyo mambuli nung ginagawa nyo yung bahay sa video, no? Ang galing nyo mambuli, promise. Alam nyo, totoo lang, masakit yung ganun, eh. Yung sakit kaya yun, lalo na yung gumawa ng bahay na yun. Di ba? Mga kasama ni Kuya Bal. Sila ang tatamaan dun. Alam nyo yung pakiramdam ng pagka giniba mo yung bahay, tapos sasabihin nyo hindi matibay. Hindi yung, ibig sabihin nun, yung gumawa nun, hindi magaling. Paano na yung karyer niya? Nasira na. Yeah. Pero susubaybayan namin to. Susubaybayan namin yung hakbang ni Kuya Bal. At hindi namin pababayaan si Kuya Bal. Kung saan yung side niya, doon kami. Dahil alam namin, alam ko sa sarili ko, na tama siya, unang-una. Kahit papaano, nagpagod siya dyan sa bahay na yan. Kahit pa paano, gumastos siya sa bahay na yan. Yung oras dyan. Kahit sabihin yung nag-sponsor pa yung iba dyan. Di ba? Tapos gigibain nyo. So, masakit talaga. Yung lalo na doon sa mga gumawa. Hindi ko rin alam, no? Kung bakit naisip nyo yung mga ganyang paraan. Di ko alam kung gusto nyo kalabanin si Kuya Bal. Gusto nyo maging isang rival ng Bal Santos. Matubang. Baka gusto nyo siyang gayahin, gusto nyo siyang kalabanin sa social media sa pamamagitan ng mga pagtulong. Siguro ganun yung naisip nyo, no? Na keso hingi, ngayon, giniba nyo yun, tas hahanap kayo ng mga sponsor. So, ibig sabihin lang nun, gusto nyo maging isang Kuya Bal Santos Matubang. Na which is, kala nyo ganun lang kadali yun. No? Kala nyo ganun lang kadali. Pero which is, yung ginawa nyo, kayo rin lang ang mapapahamak. So, ito lang naman eh, ano. Lahat naman tayo nagkakamali. Tulad niyan, si Jocas, humingi na ng sorry. Diba? Lahat naman tayo nagkakamali. Tsaka si Kuya Bal, madali lang magpatawad yan. Tsaka hindi yan nagtatanim na sama ng loob. Kung intention nyo man na kayo, gusto nyo maging isang Bal Santos Matubang, pero ang ginagawa nyong hakbang eh, unti-unti nyo siyang trinitraidor palalim. Nagkakamali kayo, hindi kayo magtatagumpay dyan. Ito pa nga lang, ngayon pa lang, di ba? Nabulgar na lahat-lahat. Ang daming dumidepensa kay Kuya Bal. Kasi, alam namin, na si Kuya Bal, wala siyang maling ginawa. Kayo lang yung gumawa ng mga issue. Tsaka sino ba naman yung pinagawa mo yung bayit at sisirain nyo? Sino ba naman yung hindi masasaktan doon? Kaya sabi mo, sponsor kayo. Eh, meron man naman siyang ambag dyan. Yung oras niya yun, pagod niya dyan. Lalo ni mga gumawa, di ba? Tapos ito pa yung isa, yung si Ma'am Tatang Carpentero, no? Ang angas, no? Ang lakas niya rin mambuli, no? Pero huwag kang mag-alala. May pantapa tayo sa mga pambubuli niyo. No? yun. Ito, panoorin na nga lang natin to. Ayaw ko na pahaba ito. Panoorin natin mga binibitawang salita ni Kuya Bal. Para ma-realize nyo din na yung ginagawa nyo eh, tama ba to? Or napasubo na ba kami sa ginawa naming hakbang? Pwede pa kayong ano, pwede nyo ituwid kung alam nyo mali. Kung alam nyo, tama kayo, go ahead. Diba? Mahalaga, kung gusto nyo makatulong, at yun ang gusto nyo mangyari. Pero sana, kung gusto nyo makatulong, wag na kayong manira ng tao. Wag na kayong manira ng kung ano yung mga proyekto ng tao. Tumulong kayo sa sarili nyo. Huwag nyo nang agawin yung tao. Sponsor ng tao. Huwag nyo na agawin. Naglakas loob kayong magsarili. Na gusto nyo maging isang Bal Santos Matubang. Panindigan nyo. Pero huwag kayong maninira ng tao. Dahil
maraming didepensa. So yun lang po, no? Panoorin natin to. Oh, ibig sabihin, nagtik sa akin mga kalingap, si Franklin Cuyabal nagtago na. O, ba't magtatago? Meron ba siya nagawang kasalanan? O, di ba? Kung wala siyang ginawang kasalanan, dapat siyang magpakita. Ano po, dapat siyang mag-report sa barangay niya bukas. Kasi pupunta kami doon, dala ko si, nandoon si Engineer Agol, nandoon si Super Mac, at naroon si Andoy. Ayun. Dapat mapakita siya. Kasi po sabi sa akin ng barangay, pag hindi siya umaten, hindi siya magpakita ng tatlong ulit sa barangay, at tatlong ulit sa lupon, pwede ko nang itaas yung ano, reklamo. Pwedeng police, o pwedeng sa... ganun daw eh, ang ano ng ano eh, di ba yung sistema ng ating ano ngayon. Dapat dumaantay sa process, legalidad. Dito po, kaya kami humantong sa ano kanina, kasi itong ating mga kasama, si engineer, nag-request sa atin. Eh, pinagbitangan siya ni ano, ni Franklin, no? Alias attorney, na parang lumalabas na ikaw ang kumuha ng kahoy, hindi ako. Ikaw ang kumuha ng kahoy, hindi ako. Parang gayon ang kanyang pangunawa. Kaya sabi nila, mas mabuti pa Kuya Bal, idaan natin sa barangay. Tama naman po yan. Tama po, kasi para hindi na lumaki. Dahil pagka hindi idaan sa barangay at maayos na usapan, baka humapa pa yung kwento. Ganun po yan. Ganun po yan, mga kalinga. So, bukas asahan po natin. Ha? O, isipin nyo po, mga kalinga, kanina may naglapit sa akin. Naglapit. Ito palang babae po na kinakasama ni Franklin. Hindi to chismis, ha? Ito pala yung babae po na kinasama Franklin ngayon ay nakulong sa droga. Tatlong buwan daw pong nakulong sa droga. Sabi nung ano, kinonfirm ko naman din sa iba, yung mga taga doon na kilala sila, totoo daw po na nakulong sa droga. Itong si Franklin po, mga kalingap, ay kasama sa drug list. Sabi ni Kapitan. Di ako may sabi, ha? Sabi ni Kapitan doon sa pinuntahan namin, no? Nakikinig ngayon si Kapitan. Alam naman, ako yung nagbubulaan dito, nagsisunungaling. Kasama sa drug list ng PNP, itong si attorney Franklin De Vera, kasama. Sabi ni Kapitan, mayroong ano, kaya mayroon silang reports duman, may mga reports silang ginagawa, umaatin naman. Ngayon, ito namang company Franklin, nagminsahe kay Franklin. Kasi nasa group chat ako eh. Ang sabi ni Carolina Galion, Madam, pasensya na po, hindi ito para siraan ka, ha? Nabasa ko lang po sa group chat kay Franklin. Wala ba ako intention na sirain kayo? Nabasa ko lang naman. Kasi dumaan na sa ano eh, sa social media. Nagpara-post na kayo. Ako yung unang tinira. Andiyan kasabuhat ninyo sila ano. Ang sabi mo kay Franklin, kay Baba, kay attorney, kumuha ka ng medical certificate. Medical certificate, nagpapatunay na hindi ka addict. Hindi ka gumagamit ng shabu. Eh, nasa barangay na nga po. Nasa barangay na sinasabi ni Kapitan, yan ay kasama sa PNP drug list. Para lumalabas na si Kuya Bal sinungaling. Pag nag-negative sa shabu, ibig sabihin, sinungaling pala ako. Parang ganon. Diba? Sana wag naman gayaan. Ito po ay pagkukurik lang po, mga kalinga. Wala akong intensyon na tirahin kayo, banatan kayo. Sinasagot ko lang po yung mga tanong ninyo, yung mga paratang. Kasi gusto kong tipahan yung ating mga kamanggagawa dito. Apektado nga si engineer dahil kinukulit ko siya. Ilan pa talagang kahoy ang binili nyo? Sabi niya, kasama ko si Franklin.
32 por 2, 32 por 3. Ano po yan, mga kalingap? Bukas, abangan nyo po yan. Abangan nyo po yan, mga kalingap. Yung bukas na usapin sa barangay.